I'm Stabs and welcome back to my channel. So for today's videos, for this tutorial video, ituturuan ko kayo kung paano or how to make a cartoon portrait for yourself or paano gumawa ng isang vector art using PixArt. So kayo guys, kung wala pa kayong application ng PixArt, i-download nyo lang po siya sa Play Store and then pwede nyo na siyang magamit na pang-edit and marami po siyang mga effects and marami po siyang mga features na pwede nyo pong magamit sa pag-i-edit. So, nakakatuwa siyang gamitin kaya sana'y makatulong ang video nito sa inyo. So, once na nakapag-download na po kayo ng PixArt application, so click lang natin yung PixArt application. Ayan. And then, click nyo lang po yung bilog sa baba, yung may plus sign. Ayan. And then, kuha kayo ng photos. So, ayan. And then, punta lang kayo sa effects. Ayan. Guys, i-landscape ko lang para mas makita nyo. Ayan. And then, punta kayo sa magic. Hanapin nyo yung magic. Then, hanapin nyo yung girl na nakasalamin. Yung soul. Ayan. Click nyo lang yan. So, magiging ganun na siya, guys. And then, check, ano nyo lang siya. I-click nyo lang ulit siya. And then, may makikita kayo sa right side na 3 circle. So, click nyo lang yan para ma-adjust nyo yung fade niya. Kung, depende sa inyo, guys, kung gaano nyo, kung hanggang saan yung fade na gusto nyo. So, ako is, nasa, yan. Okay na yan sa akin. And then, check nyo lang siya. Ayan. And then, punta ulit kayo sa effects. Ayan, sa effects. And then, punta naman kayo sa sketch. So, click nyo lang yung sketch. Hanapin nyo lang yung sketch. And then, sketch 1. Click nyo yung sketch 1. So, ayan na siya, guys. And then, click nyo siya ulit. Ayan. And, i-portrait natin para makuha natin yung mga colors niya. So, dito is, may mga lalabas na color. So, click lang natin yung black color. So, yung black color ang kailangan natin dyan. And then, sa horizontal, dapat nasa 0 lang siya. So, ilagay natin siya sa 0. Ayan. Nasa 0 lang siya. So, huwag nyo na lang pakialaman dyan yung vertical, yung lines, yung black and white. Ayan. Huwag nyo natin pakialaman yan. So, punta tayo dito sa fade. So, i-adjust nyo lang ulit siya kung hanggang saan nyo gustong i-adjust. So, ako lagi, nasa 50 ko lang siya ilalagay. And then, pag okay na guys, wala na kayong babaguhin. So, i-click nyo lang ulit siya. Ayan. And then, check. Ayan. So, ayan. And then, after nyan, punta tayo sa cutout. I-check natin siya kung meron pa ba tayong nakalimutan or may mga dumi pa ba na kailangan linisin natin. So, punta tayo sa person. So, wait lang natin, guys. Ayan. And then, meron dyang eyes or preview. So, pwede nyo siyang i-click para mas makita nyo kung meron pa ba dapat tayong ayusin. So, para sa akin, wala na naman. Okay na siya. Then, after nyan, pag okay na po lahat, click lang natin yung save. Click natin yung save. So, ayan na siya, guys. And then, punta tayo sa fit. So, dito sa fit, ayan. So, ayun na yung lalabas. So, marami kayong makikitang color din dyan. And then, meron dyang ratio, may color, may background, may image, may shadow. So, punta tayo sa background. Ayan. So, punta tayo sa background. Sa background, marami kayong pagpipilian. So, ayan. Pwede kayong mamili kahit ano dyan. So, tingnan natin to. Ayan. So, ganyan na magiging itsura. Depende sa inyo, guys, kung ano yung gusto nyong pictures or effects na gagamitin nyo dun sa mga nauna natin kanina. So, ayan. Marami kayong pwedeng pagpilian dyan. Ayan. Ayan. So, madami yan. Ayan, guys. So, mamili lang kayo dyan. Explore nyo lang yung mga effects na nandyan para mas makapili kayo. Click natin. Siguro click natin ito. Ayan. And then, dito sa image, click natin yung image niya. So, dito pwede rin kayong mamili ng mga pwede nyong gamitin, guys. Ayan. Mas magaganda kasi yung
mga image dito na pwede nyong ipang background nyo. So, try natin yung purple. Ayan. So, dito naman sa baba, may shadow. May, ayan, pwede nyo siyang i-adjust. Ayan, may adjustan yan. So, dito naman guys is may shadow. Ayan, pwede nyo rin siyang lagyan ng shadow kung gusto nyo. So, ayan. Ayan, kung anong gusto nyo. Ayan, kung may gusto nyo pa papunta dito sa unahan or dito sa likod. So, ayan, pwede naman. Then, pwede nyo rin siyang i-adjust. Kunwari, dito nyo siya ilalagay. Ayan. Ayan. And then, pwede kayong maglagay ng... So, after nyan, kapag meron na kayong pag okay na, so, i-check nyo lang to guys. I-check nyo lang siya. Ayan. And then, pwede kayong maglagay ng text dyan. So, click nyo lang yung text. So, explore nyo lang yung mga effects na nandyan, guys. And then, pwede kayong, ayan, click nyo yung text dyan. Pwede kayong maglagay. So, kunwari is, panlagay natin siya sa, example, sa live streaming. So, lagay natin is, welcome to my lives. Welcome to my live stream. So, check lang natin siya. Ayan. So, lagay lang natin siya dito. Ayan. And then, after nyan, guys, meron din dyang, meron dyang mga effects ng kung paano nyo siya, yung mga font dyan. So, pwede kayong mamili dyan. Basta, i-explore nyo lang siya. So, ako siguro is okay na sa akin yung itong font na to. So, ayan. Okay na siguro sa akin to. Ay, nasa na yung kanina. Parang mas okay yung kanina eh. Ayan. So, ito. Ayan. So, meron din dyang mga... may mga color din dyan. So, ayan. Try natin ito. So, ayan. Ayan. Kung anong gusto nyong kulay. So, pwede kayong mamili dyan. Iba't ibang kulay. Ayan. And then, pwede nyo siyang i-gradient. Ayan. Ayan. Nakakapagpaganda kasi yung gradient niya, guys. Ayan, diba? Ayan. Pwede kayong mamili. Explore nyo lang siya. And then, sa texture. So, ayan nga yun sa texture niya. And then, pwede nyo siyang i-stroke. So, ayan. Ayan, pwede ganyan. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo, guys. Ayan. So, after nyan, pwede nyo rin siyang, ayan. Ayan. Wait na lang tayo. Ayan, para mas maganda-ganda. So, ayan. So, ayan guys. And then, after nyan, kapag wala na kayong ilalagay, wala na kayong ilalagay or nalagyan nyo na lahat, i-click nyo lang po ito. Check. And then, itong arrow. And then, i-save nyo lang siya. So, i-click nyo lang yan. So, ayan lang guys. And sana po ay nakatulong ang video ito sa inyo kung paano gumawa ng vector arts using PixArt. And kung bago pa lang... Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next videos or next tutorial na i-upload ko. So guys, see you again in my next videos. And thank you for watching. Bye!